Hello everyone, and welcome to my YouTube channel, Renee Bay Blog. Thanks a lot for watching my uploaded videos. Gawin natin ngayon ay ito ang ginagawa ko sa simpleng pag-edit sa aking mga video. Ang ginagamit ko na software ay ang Adobe Premiere Pro. Pero makaluma na itong CS6 ang model nito. Adobe Premiere Pro CS6. So ang gagawin ko dito ay gagawa tayo ng folder at saka yung magdagdag tayo ng sequence. Ito ang ginawa ko. Ito ako ng folder dito. Lagyan ko ng title. Switch gear. Tapos dito sa loob ng switch gear, gagawa tayo ng sequence. Title natin Hyundai Switchgear. Hyundai Switchgear. Tapos okay, ito na ang settings niya. 16:9 progressive scan video at 25 frames per second. Yan. Sky frame size niya is 1920x1080. Then click okay. Andiyan na. Tapos dito ipasok ko na yung mga anong ilalaman natin sa ating video. Double click lang dito. Pasok ko muna sa hanap ko dito na sa video ko. Dito ay ang aking intro. Yan. Tapos yung video natin na i-edit natin ito. Yan. Dito ko linagay sa SD. Tapos scroll down. Itong video na to. Open yan, naglo-loading pa. Ayun, tapos na. Tapos maglagay tayo ng date at saka caption. Ito, maglagay ko dito new item. Tapos title. Tapos yung name ng title, lagyan ko ng date. Yan, date. Okay. Tapos dito sa date, ayan, kapon ko to kinuna ng footage. Anong isang araw? 17. So, lagyan ko to October 17, 2023. Yan, October 17, 2023. Tapos itong aerial yung lalagay natin. Tapos center natin, vertical and horizontal. Dito sa horizontal at saka dito sa vertical. Yan. Center natin. Tapos lagyan natin ng dark na kulay. Ito. Medyo dark na kulay. Tapos yun. Close na natin. Diyan na ang ating date. Tapos dagdag tayo sa caption. Dagdag ko ng caption dito, title ulit. Tapos lagyan natin ng caption. Tapos itong caption naman, yun, okay natin. Eh mamaya natin mag-edit tayo kung anong ilalaman natin doon sa caption. Ito muna. Tapos dagdag ng
isang item itong adjustment layer. Dito ako maglalagay ng ano, dito ako mag-adjust ng kulay. Yan, ito lang pinaka simple lang yung editing ko. Yan. Tapos ano man to? Para documentation lang. So parang tutorial eh ano lang, hindi ako magdagdag ng ano dito, background music dahil maingay. Okay na yung natural na environment niya na sound. So dito, ang gagawin ko dito, dito sa title, yan, lagay ko dito. Tapos change sequence settings. Right, andyan na. Tapos lagay ako dito, ilalagay natin tong video dito. Drag lang, drag and drop. Yan. Tapos lagay ako ng caption dito, caption. Yan, dito ko ilalagay dito sa video 2. Yung video 3, lagay ko ang date. Yan. Date. Ah, may nakalimutan pa ko. Yung dagdag pa to, isa. Title, outro. Yan. Yung outro, yung ano lang, thanks for watching, yun lang. Okay, tapos sulat tayo. Thanks for watching. Hanap tayo ng gandang font, yung medyo makapal na font ay ang tinatawag na Impact. Yan. Impact. Ito. Impact, tapos alayin natin horizontal and vertical center, tapos kulayan natin ang pula. Ito na, yun, dyan lang kasimple mag-edit si Rainy Bay Vlog. Yan. Tapos dito ko ilagay ang thanks for watching dito sa dito to yan. Video 4, tapos itong adjustment layer doon sa pinaka tuktok niya. Yan. Yun. Ito lang ginawa, pinaka simple lang na ano ko, ginawa ko dito sa video ko. Mahina nitong ano, i-hide ko muna tong mga abubot ito. Itong video lang muna na ano natin. Ayan. Tapos subukan natin i-play. Hello everyone, and welcome to my YouTube channel, Rene Bay Vlog. Thanks a lot for watching my uploaded videos. Ito po mga kaibigan, yung kasama ko dito, pinaka, magaling talaga to mag ano, gumagawa siya. Ito mga videos namin. Sekarang yan. Ito mga metal niya. Yan. Ito pa. Ito pa. Tuloy natin. Ayun. Katapit ng yung tapos ito. Yung iba. Yan. Diyan natin putulin. Yan. Hanggang sa muli daw. Yan. Tapos sana abangan nata hanggang sa muli. Bye-bye. See you next time. At saka ipakita ko sa inyo yung sinong gumagawa dito. Pinagpapukit, pinagamatso, at matikas na inyiniro galing sa Cebu. Bye-bye.
itong pinaplas na dito sa kabila. Yan. Ito, putulin natin. Yan ang din dyan. Tapos, yan. Plus na dito sa kabila. Ito ang itsura niya. Bago ito na-dismantle, ito ang itsura niya. Ito ang tinatawag nila na vacuum, partial vacuum dito. Ito ang connection, electrical connection. Ito ang pinaka-switch. Ayo. Yun, ito ang ganyan, ganyan ako mag-edit. Simple lang yung pag-edit ko. Yun. Ah. Hanapin natin yung dulo. Diyan, diyan, diyan. Dito. Tanggal na natin. Malaki-lagay din itong trabaho. Hindi lang gumagawa dito. Hindi lang yun ang trabaho niya. Malam, maliban sa marunong isa nito, may ipota siya na lang. So, see you next time sa susunod ko na video, at abangan nyo kung sino talaga ang gumagawa ito. Bye bye. Ayun. Tapos dito. Pa-adjust natin to. Adjust natin to. Adjust natin to. Adjust natin to. Yan. Itong outro itapat ko dito. Yan. Diyan lang. Tapos itong mga nakalagay dito, yung date, yung caption, dadrag natin. Yan. Diyan. Pati yung date, yan. Dito sa date, gagawin natin dito sa caption na lagyan natin tong caption nito. Caption nito repair up. Lagyan natin. Repair up. High voltage repair of 11 kb switchgear. Yon. Center natin. Kailangan natin i-center, tapos lagyan natin ng konting kulay para mabasa siya. And subukan natin dito. Tapos yun, yun na yun. Sarado natin. Tapos dito pakita natin yung date caption. Yan. Caption. Repair of switch gear. So ilagay natin yung switch gear dito sa bottom. Dito tayo sa motion na position. Dito paalitin natin, sabihin natin na 60%. Yan, switch gear. Tapos ibaba natin yun. Dyan, dyan, makita dyan. Tapos dito sa bandang gilid muna dito. Yan. Tapos yun na. Tapos dito sa iyo sa date. Ang date natin ay October 7, 2023. So i-reduce din natin. Pares lang yung size niya, 60%. Yun. Tapos tapat natin sa audio natin, ilagay sa bandang itaas. Yan. Tapos dito sa bandang kilid, gilid. Yan.
Nakaka yung pizza niya. So, gawin natin yung 40. Yun. Yun. May pizza na. Kailangan na lagyan natin ng pizza para malaman natin yung kailan na nagawa yung video na yun. Dahil yung pizza yun sa ano, pag-upload, yung pagkuha ng footage, yan. Tapos, ganyan na. Ganyan ako. Tapos, ganyan. Makita yung pizza. Tapos, dito naman, ayan. Ito. Itong outro natin. Ang outro. Thanks for watching. Palakihan natin yung ano natin, size ng outro natin. Yan. Saka natin konti. Yan. Tapos yun lang size. Tapos dito, lagyan na natin ng effects. Yan, transition lang niya. Video transition. Tapos dito sa dissolve. Tapos ito sa cross dissolve. Yan, dyan lang. Simple lang yan. Lagay lang ako dyan. Tapos dito naman sa kabila. Yan. Tapos yung video rin natin, para mag-end siya. Yun. Video natin yan. Para pag dito, sample dito, yan. Bye-bye. Ayun. O, yun. Yun lang. Tapos dito na naman sa audio niya, may ano din siya. Transition. Ganyan lang ako kasimple maglagay. Audio transition. Tapos dito sa crossfade. Tapos exponential fade. Yan. Lagay natin dito. Subukan natin. Bye-bye. Ayun. Thanks for watching. Yes. Thank you. Then, pagkatapos nyan, dito na tayo sa ating ano, adjustment layer. Dito sa adjustment layer, makikita natin yung ano, yung pag-adjust natin sa Hyundai. Yun. Libawa dyan. Dito sa adjustment layer, maglagay ako dito na ano. Dito na ako mag-edit. Video effects. Yan. Tapos adjust. Auto color. Lagay ko lang dyan. Tapos auto contrast. Yan. At saka auto labels. Yun lang tatlong linagay ko. Tingnan natin yung resulta, ha. I-hide natin yung adjustment layer. Ayan. Pag i-on natin, ayun. Medyo kumakapal yung ano natin, image natin. Yan. Yun. Diyan ako kasimple mag-edit. Yun. Tapos pag kumuha ako pa para sa ano, para sa ating thumbnail. Para sa thumbnail. I-hide ko muna tong dalawa, yung date at saka caption. Tapos hanap ako ng magandang angle sa pagtatrabaho niya. Yan. Hanap-hanap tayo.
Ayo, dito. Pilit natin yun. Medyo makapal-kapal konti. Ayon. Ginagawa siya. Oso. Gagawin ko dito. Dito lang. Export frame. Record ko yung ano. Parang ano siya. Still shot. Yan. Tapos format niya is JPEG. Tapos doon siya naka-save sa pictures. Tapos okay. Ando na. Pagkatapos nito, ibalik ulit yung date at saka yung caption. Tapos file, then save. Then pagkatapos nito, dahil yung volume niya, yung lakas ng ano niya, ito o standard na tamang-tama lang ang volume niya. Yun. Tapos ang gagawin natin dito, tag natin, tapos save ulit, save natin. Pagkatapos ng save, i-export na natin yung video dito, file, tapos import. Bakit naman to? Bakit import, file, export media? Yan sa export media natin. Dito tayo sa format, ang format niya ay dito sa H.264. Tapos dito siya sa HD 1080p. Yan. Dahil pag doon sa 4K, medyo mabigat. Sobra ng kapal. Matagal matapos, mahina din tong ano, processor natin dito sa ating laptop. Tapos so, dito na ang ano niya, size ng frame niya is 1920 by 1080p, 25 frames per second progressive scan. Then dagdag natin dito sa kanyang profile, dito ta siya high. Then level is 5.1. then lagay ko dito is 2 pass. Kailangan siya 2 pass para medyo malinaw talaga yung video natin. Tapos yung bitrate niya is, umpisa tayo sa 40 and maximum niya is 50. Yan na. Tapos yung ano natin sa dito. Yan. Tapos use maximum render quality. Use maximum render quality and render at maximum deep. Yan, check natin. Tapos ating frame rate, ay ang source natin ay ang IS 29 27 frame per seconds. I-parehas lang natin. Yan, 29 lang din siya. Tapos yun na. Tapos export.